hele-hele bago kagaling. Iniisip ko yun. Sabi ko sa'yo na hindi basta-basta mga amo. Soft spot na talaga si Marapara. O, ngayon lulod ka. Linis na kinuha na kagayon kay Zosobo. Marunti yung tingin sa sarili niya. Solo dime la verdad de una vez. Ang fluent pa rin niyang mag-Spanish, para sa akin ha. Sumpain nawa tayong lahat ng Panginoon! At the same time, nakikip na yung emotions. Nandun yung emotion, hindi nawawala. So, sobrang skillful niya na actress. Hello guys, morning or good evening. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today is another day for us to watch and react to Maria Clara Ibarra. We are now at episode 63. Grabe yung mga kaganapan, guys. And kagabi, pumutok, sumabog ang Instagram messages ko. So malamang sa malamang, pasabog ang mga kaganapan kagabi. And kinakabahan ako at the same time, parang excited. Hindi ko alam kung sumabog eh, kung yung kila Filay ba, yung team Filay, or yung pagtatapat ni Salvi kay Maria Clara about the secret of Damaso. So, tingnan natin ano mga kaganapan sa araw na to, sa episode 63. And bago ang lahat, of course, meron tayong mga shoutouts sa mga outstanding na mga comments from yesterday. So, unahan na natin kay June Ragel or Rachel. Sabi niya, nabasa ko ng buo ang nobela nung high school pa ako at nakakatuwang makita ito sa motion picture at may twist pa sa mga bagong characters. Ngunit hindi nagbabago ang original story nito. At oo, ama ni Maria Clara, si Padre Damaso. Hoy, spoiler ka, June Ragel! Parang makabagong teleserye lang. Sana gawin din ng GMA ang El Filibusterismo. I think they will. Narinig ko ang balita. Tapos sabi pa niya, nakakadagdag ng tuwa ang mga reactions mo, Nephi. Thank you so much, Mr. June, Raquel, for your comment. Pero spoiler ka! Anyway, marami naman din na ang nakakaalam niyan kasi nabasa na nila sa libro. Pero isa ako sa mga hindi nakabasa ng libro. Kaya man aminin, pero yeah. I'm just being honest here. Ayun, thank you so much, Jun, ha? Next comment is from Jay Tolentino. Sabi niya, the pure and genuine reaction. I feel you, Sir Nephi. Yung pinakilig ka ng malala, tapos sa bandang huli, di ka makahinga sa mga eksena. Omsin. So parang nalito yung heart natin and ang mind natin, di ba? Kung pinapanood to. Parang, oh, wait lang, kilig, tapos biglang iyakan, tapos biglang shock factor, ganun. Anyway, sabi pa ni Jay, yung wala kang jowa, pero ramdam mo lahat, pagmamahal, kilig, tapos lungkot, galit ka pa, pangamba, o diba, lahat na ng emosyon. Alam na, di kailangan ng jowa para maramdaman yan. Manood lang ng MCI, tiyak ramdam yung mga yan, sagat sa buto. Wow, Jay, makapag ano ah. Anyway, totoo yan, lahat ng klase ng emosyon nandito na sa MCI pag nanonood ka. So, yeah, I really think na tama yung mga sinasabi mo and maraming nakakarelate. Okay, next comment natin is from Micaela Marie Atahar. Sabi niya, grabe yung harana, kasi akala mo si Clay dead ma. Okay, yun siguro yung gusto nyo sabihin. Pero ang totoo ay nakikinig siya sa usapan or deal ni Fidel at Ibarra. Akala mo ay naantok, pero ang totoo ay kinikilig pa siya sa mga narinig niya. Marites yarn! And Kuya Nephi, more happy and funny reaction videos ng MCI kasi nakakatuwa po kayo mag-react. As in, sanay na ako na kapag malungkot ako, pupunta lang ako sa channel nyo, manunod ng mga reaction videos nyo, kahit paulit-ulit lang yun. Aww, Micaela, thank you so much ha. I hope talaga matuwa ka sa mga reactions ko kahit papano matulungan kita kung malungkot ka or kung ano man dyan. Ayan guys, I think we are ready for today's video, episode 63 ng MCI or Maria Clara Ibarra. And marami talaga nag-aabang. Shoutout pala muna sa mga co-star agents natin na masugid na nanonood ng reaction videos natin kasi nga may work sila pag-gabi. So let's go watch this video. Ready, 1, 2, go. Lo siento, hindi ako humingi ng permiso sa'yo. May balak pala akong umakit ng legal sa iyong kaibigan. Hindi mo naman kailangan humingi ng permiso, amigo. Malaya kang suyuin siya kung nais mo. Ngunit isa lang sana ang hiling ko sa'yo. Huwag mo lang sanang paglalaruan at sasaktan sa hindi ni Clyde.
Nangako ako. Bumalik na rito sa San Diego ang asawa ni Sisa. Batid mo bang lulong si Pedro sa pagsasabong? Kataka-taka kung saan siya kumuha ng kwartang pambili ng tandang. Magandang umaga po, Senyorita Maria. Ipinapasundo po kayo ng kura. Pakisabi na lamang kay Fray Lisalvi na may mahalaga kaming paroroonan. Ngunit lubang mahalaga raw po ang pakay niya sa inyo, Senyorita. Lalo na tungkol raw po ito kay Senyor Crisostomo Ibarra. Napaisip po ako sa usapan niyo kanina ni Peloso Potasio tungkol sa cancer-cancer ng bayang ito. Maging ako din ay napapaisip sa mga sinabi niya. Pinilit kong palagpasin ng mga baluktot na gawain ng mga fraile ni Padre Damaso, lalo na siya ay ninong ng aking nobya. Curious talaga ako eh. Bakit ba sobrang pakailamero na lang ng Padre Damaso na yan sa buhay ng dalawa ni Senorita Maria? Paano kung sabihin ko sa iyo na may hawak akong liham ng iyong ina para kay Padre Damaso na magdadala ng isang malaking kahihiyan? Pagkat ang nilalaman ng liham na ito, hindi si Kapitan Tiago ang iyong tunay na ama. Ang iyong tunay na ama ay walang iba kung hindi ang iyong pinakamamahal na nino. Grabe, diritsaan mo. Madre mia. Yung reverentia. Hindi ho kayo dapat gumagawa ng mga kasinungalingan laban sa akin, Ninong. Na isa ring banal na sugo ng Diyos. Imposible. Ito ako sa Fiona, sono horrible. Ngunit ang liham na ito ay magpapatunay na hindi ako gumagawa ng istorya, Maria. At para mabasa ko yan, ang kapalit ay ang mga liham ni Crisostomo. Para que es todo esto, Padre. Para mapigilan ang aming pag-iisang dibdib o para makahanap ng ebidensya laban kay Crisostomo. Nang sa gayon ay marahil ay palabasin sa sobispo na tunay siyang masamang tao, na hindi siya naniniwala sa Diyos at sa mga fraile, at isa siyang erehe. Maria Clara, no. Yun ba ang iyong hangarin, Padre? Para makuha niyo ang mga liham ni Crisostomo upang idiin ang aking nobyo? Iho, ipagpalagay na natin na papayag ang aking primo sa inihingi mong kasalan. Subalit, sino naman ang magkakasal sa inyo gayong galit sa iyo ang mga pare? Sumulat na po ako ng liham sa Arsobispo upang iparating ang pasasalamat ko sa kanya. At kung maaari po sana ay siya mismo ang magkasal sa amin ni Maria. Tiwala po ako na papayag siya. Ang sosyal na, ang sabis ko talaga. Oh Diyos, misericordioso! Natuwa si Diyos. Napakaswerte talaga ni Maria. Tiyak na kaiingitan siya. Pero mo, ang arsobispo pa ang mismong magkakasal sa kanya. At buod po riyan ay nangako rin ang Kapitan General na siya ay magiging ninong sa aming kasal. Ay, Jesus mo, ano ang magiging laban ko sa Kapitan General at arsobispo? Sino ako para tumanggi? Bueno, pumapayag ako na kayo ay mamalik. Ganun lang kadali? Oh my gosh! Ang gabi, gawin para kahit paano ay makapaghanda tayo. Maraming salamat po, Tio. Ang taas kasi ng connections niya, no? Iba, ay grabe, ibang level. Sorry guys, medyo maingay ako, pero hindi pa naman masyadong grabe yung mga conversations na dito. Nashock lang ako. Alam niyo, mahal ko na si Tia Isabel kasi yung purpose na talaga niya is to protect kung Maria. Kung kanyang mabuting tao ang iyong Ginoo, Maria, at wala siyang ginagawang pagkilos na laban sa amin o di kaya't sa pamahalaan ng Espanya, ano ang iyong dapat ikabahala na ako'y makakabasa ng inyong mga liham? Lalo't kapalit ang liham na ito ng iyong ina na magpapatuloy si Padre Damaso ang iyong tunay na ama. Gusto na, Padre! Sakit ng isipin, pero iyon ang katotohanan. Ay, demonyo. Namatay sa panganganak ang iyong ina, kung kaya't ang lihim sa tunay mong pagkatao ay hindi na nabunyag pa.
maliban sa sulat na ito na natagpuan ko sa gamit ng krembe. No, Maria. No. Kapalit ang mga liham ninyo ng iyong nobyo. Ito'y magdadala ng isang malaking eskandalo kay Kapitan Tiago. Lahat kayong mapapahiya. Kaya ibigay mo na. Kapalit dito, nasigurado ako magwawasak sa reputasyon ng iyong mga ama at inyong buong pamilya. Ako'y maghihintay lamang dito, Maria. Ngunit binabalaan kita. May hangganan ang aking pasensya, Maria. Hindi mo. Alam na ni Maria Clara ngayon ang totoong ugali itong salbi na ito. So, plano mo talaga makuha yung mga letters para matiin ka siguro sa kasusto mo. At dala nila siguro ng kamanyakan niya kung ano yung papasahin niya doon. Sa wakas, tuloy na ang kasalan. Sobrang saya ko po para sa inyo ni Maria Clara, sir. Okay na sana, oh. Pero sa Maria Clara. Saan pa po ba tayo pupunta? Sasadyain lamang natin si Fidel dahil nais ko sana siyang isama sa aking pamamanhigan. Ah. Naku, sir. Kayo na lang po. Ayoko makita yung bastos na yun. Nakawan ba naman ako ng kali? Kapal na niyo pa. So sorry, sir. Kung nagawa niya ang kalapastangan na yun, ay nararapat lamang nabigyan kanya ng katarungan. Kalapastangan. At sa lalong madaling panahon, ay nararapat lamang na ikaw ay kanyang pakasalan. Pasal. Hindi ko tatanggihan. Tapos ay akin pang papaboran. Katanda ko siyang panindigan sa kahit saan mang simbahan. Nag-aray. At anumang araw na ating mapag-uusapan. Hoy. Hindi ako lukaluka na magpapakasal sa'yo. Hindi mo ako makukuha ng ganun-ganun lang, Fidel. Tsaka isa pa, ang bata ko pa, ang dami ko pang pangarap sa buhay. Kaya, kasal? Sakalin kita dyan. Mahal di, pero kinikilig. Hele, bago Fidel. Iniisip ko yun. Sa'yo na hindi basta-basta mga amo ang ating mabangis at kakaibang kaibigan. Amigo, aking sinasabi sa'yo na siya ang pagsubok ng Diyos sa akin sa mundong ito. Ngunit ganun pa man, ay tanggap ko nang siya ang aking tunay na iniibig. Wala kang wagas ang aking hangarin sa libughang dalaga. Grabe. Mapalad ka kung iibigin ka niya. Sapagkat si Binibining Clay ay tunay na kakaiba. Lalo't siya ay may talino at panindigan sa buhay na mahirap mapantayan ng iba. Kaya't labis kong ikagagalak kung kayong dalawa magkakatuluyan. Dahil kayong dalawa ay labis na mahalaga sa akin. Ayun na. Ang bait ni Ibarra, no? Para ideal talaga siya as a friend, as a boyfriend, as a mamamayan. Mabuti naman. At pumayag ka sa idinulog ni Crisostomo sa'yo. Bakit hindi ako papayag? Eh, mas higit nga makapangyarihan ng Arsobispo at ang Kapitan General kaysa kay Padre Damaso. Huwag lang lalong galitin pa ni Crisostomo ang mga fraile. Hayaan mo na si Maria ang magrenda sa kanya. Sinasabi nga nila na ang lalaki tumitingin daw pag magkakapamilya na. Totoo yan, Prima. Sayang nga lang namatay ng maaga ang aking asawa. Di akong pagmamalaki niya ang aming anak. Siyang tunay. At napalaki natin siyang magalang at reliyosa.
Maria Clara. Anong ginagawa mo rito? Alam mo bang papunta pa lang sana ako sa inyo dadalaw bago ako lumuwas ng Maynila? Totoo po ba, Ninong? Aking kagalang-galang na inaama. Maria, bakit ka tumatangis? Totoo po ba na kayo ang aking tunay na ama? At saan mo naman nabalitaan ang walang basihang informasyon na yan, ha? Kanino? Kanino? Kay Crisostomo? Ha? Ibarra agad. Huwag niyong idama si Crisostomo dito. Oy, kung wala siyang kinalaman, sino? Sino? Sinong naninira sa akin? Huwag niyo na rin alamin kung sino ang nagsabi sa akin. Tapatin niyo na lang ako. Kayo po ba? Ang tunay kong ama? Kaya ba nililihim niyo ito sa akin? Dahil makakasira ito sa inyo? Kung sa bagay, kasuklam-suklam ang katotohanan ito. Huwag na kayo magtangka magsinungaling pa sa akin, Padre. Lalo na nasa tahala tayo ng Diyos. Batid niya ang katotohanan. Kaya magsimula na kayong magkumpisal, Padre. Solo dime la verdad de una vez. Hindi mo maaaring sabihin ito, Katiago. Masasaktan siya eh. Masasaktan si Tiago. Makakasira ito sa kanya. Maria, sisira ang lahat ng pinaghirapan namin. Para bigyan ka ng isang magandang buhay. Naintindihan mo ba, anak? Naintindihan mo ba? Ha? Kung kayo na'y totoo nga. Totoo nga na kayo ang aking tunay na ama. Tika na. No me toques! Hindi mo makapaniwala na ang buong pagkatao ko ay isa pa ng malaking pagpapanggap at kasinungalingan. Kasi yung fruto di una relasyon yung moral. Pinalaki niyo ako lahat na may takot sa Diyos. Ngunit ikaw! Ikaw na aking tunay na ama! Ay isa palang makasalanan, Braille! Pero eres un hipócrita! Enseña la bondad! Ayaw ko lang makita at makausap ka, Padre! Sumpain nawa tayong lahat ng Panginoon! Kasalanan mo yun eh. Thanks. Grabe yung acting mo, Raklar. Pinilabutan ako for the first time. Grabe yung bitaw niya. Sira ko mo kayo eh. Kasalanan mo yung bigla ko sa iyo. Ipon mo kasi.
Naawa ako at the same time, parang sobrang mixed emotions na soft spot na talaga si Mara para o ngayon luluhod ka. Grabe na yung pagmamahal ng ama ko sa Ando in fairness. Pero napakasama kasi ng pari natin. Makaloka naman. Ang bigat na. Romantic at happy ending na ang feels ng kwento. E-apple pa itong sabi. Mapabalance ito. Ang galing talaga ng mga writers. Kaya Clara? Dito siya. Senorita! Ano nangyari sa inyo? Bakit ka umiiyak? Mag-isa ka lang. Durog na si Mara Clara nito. Sirang-sira na yung kalawagan. Pag-anak ka sa labas. Anak sa labas ba ang tawag dyan? Basta hindi siya. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Senorita. Kaibigan mo ako. Pwede mong sabihin sa akin kung bakit ka nagkakaganyan. Bakit ka ba umiiyak? Senyor, ihahanda na po namin ang inyong mga pagkain para madala po bukas sa inyong pamamanikan. At muli, ang aming pagbati sa inyo ni Senyorita Maria. Maraming salamat, mga dong. Sige po, senyor. Senyor, may naghahanap po sa inyo. Sino daw? Gandang araw sa inyo, senyor. Loh, ang tapang ni ano, Elias? Paumanhin. Hindi kita ibig ipahama. Ngunit mahalaga ang aking sadya sa inyo. Senorita, paano kita matutulungan kung hindi ka magsasalita? Lo siento, Clay. Ngunit walang makakatulong sa akin. Kahit ikaw pa, kahit hayaan mo na lamang ako, nasa rininig mo na lamang ang mga bagay na bumabagabag sa akin. Senorita, hindi kitang maintindihan. Pero kung ano man yan, huwag mo nang problemahin. Dahil kinausap na po ni Sir Ibarra si Kapitan Chaco. Nagpaalam na siya ng formal at pumayag ang papa mo. Kaya bukas na bukas, pupunta kami sa inyo para mamalikan. Senorita. Kaya saan ang lahat mo nakakayak lalo? Ay, sabi ba akong mali? Bakit naman sa lahat ng hihingan ng kamay, ikaw ang hindi masaya? Hindi pa dapat matuwa ka pa dahil Gina ang kasal mo ni Sir Ibarra? Hindi na ako karapat-dapat para sa isang malinis na Ginoo na kagaya ni Jesus. Marunong tingin sa sarili niya. Ganun dati siguro. Senorita! Pag ano ka bunga ka ng hindi magandang relasyon, pag tinatagong relasyon. Andeng, nasaan si Maria? Hindi pa kayong dalawang magkasama? Paunmanhin po, Senyor. Bigla na lang po siyang nawala sa simbahan kanina, kaya po... Maria! Saan ka ba nang galing? Maria, anak, ano ba nangyayari sa'yo? Clarita? Andeng, iwan mo muna kami, por favor. Papa! Patawarin niyo kami. Kung may nagawa ko kami pagkakamali. Nasiyento, Papa. Ano nangyayari? Ba't kanya sinasabi mo sa akin, Mia? Bakit ka lumuluha, Clarita? Wala po, Tia.
Namis ko lang po pinahalagahan ang sakripisyo at ang pagmamahal na ibinubuhos sa akin ng aking papa. Napakapalad ko po na ako iyon tinanggap at minahal ng lubos. Maraming salamat po. Muchas gracias po po. Ng ating bayan ay nasa kamay ng Kastila, hindi kayo magiging masaya at payapa. At tinitiyak ko, hindi sir titigil. Wawa sa akin kayo at papaslangin gaya ng iyong ama. Siguruhin mo lang na wala ka talagang kinalaman o nalalaman tungkol sa mga bagay niyo. Considera me ya tu peor enemigo. May kailangan po kayong malaman tungkol kay Maria Clara. Bigat sa dibdib, kasi iniisip ko yung nararamdaman ni Maria Clara na parang hindi siya malinis, hindi siya worthy na maging asawa ni Crisostomo. Tapos nakalungkot pa kasi kung kailan pa okay na pumayag na siya na eh, Kapitan Tiago, na kasal sila ni Ibarra, saka pa ito dumating. Naisip mo tuloy parang ayaw ng dadaanan na alam mo yun, katuloyan sila. Nakakalungkot, no? Pero grabe, ang acting ni Julianne Sarce dito, napapabilib ako kung ito hindi makaka-receive ng acting award talaga. Magtatampo ako kasi grabe, alam mo yung sobrang convincing. Alam ko sa sarili ko na ano lang to eh, na teleserye lang to, nag-acting lang sila. Pero yung Julianne, tagos na tagos, ang sakit ng eksena nila. Ang fluent pa rin niyang mag-Spanish, para sa akin ha, sa pandinig ko. Ang sarap pa rin niyang pakinggan mag-Spanish, sobrang natural siya. At the same time, nakikip na yung emotions. Nandun yung emotion, hindi nawawala. So, sobrang skillful niya na actress. At nakakabilib lang kasi sobrang idol ko to sa kantahan eh. Pero for her to do this, yung acting niya, ibang level, nakaka-proud bilang isang fan ni Julianne Sanose. So, maraming salamat, Julianne, for always being a limitless kind of talent or artist. Kasi nakaka-proud bilang fan mo. So, ayan. And thank you ulit sa MCI. Grabe, napaluhan niyo na naman kami. And sobrang galing ng mga writers talaga, pati director. Lahat dito, magaling. Literal na sobrang nakakabilib. And maraming salamat sa pagbuon ng araw-araw namin na panonood sa teleserye na to. So, ayan. Maraming salamat once again. Before tayo mag-end, of course, shoutouts muna tayo sa mga kaibigan natin, mga OFWs from different countries. Hindi ko nasasabihin na sobrang dami nyo. Kung saan man kayo ngayon, mag-ingat kayo. God bless. And I hope okay kayo palagi. And of course, sa mga kababayan natin, mga Pilipino na nanonood din ng reaction videos natin, kahit medyo late na tayo kasi na-busy tayo. Nasa holiday ako ngayon, pero of course, hindi natin kaya palagpasin na may mamintis tayo na episode na Maria Clara Timara. So there you go, guys. Thank you so much for watching and see you again tomorrow. Bye.